Ito yung sitwasyon ng mga estudyante dito sa San Esteban Elementary School dahil pag tumaas yung tubig, dala ng high tide, otomatiko umaabot dito sa mga classroom nila. At dahan-dahan ito, mapupuno itong lahat, itong buong grounds nila ng tubig na nanggaling mula doon sa nakita natin na tapunan ng basura, palikuran, at palaisda na rin, halo-halo na siya na dinadaanan ng mga bata at guro dito sa paaralang ito. Itong pasakit na halos araw-araw na dinaranas ng maraming estudyante. Nagkaroon na sana ng kasagutan ang problemang ito nang simulang magukay para sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan nitong Marso. May ilang construction material na rin na i-deliver sa paaralan. Pero pinagtataka ng mga opisyal ng paaralan, bigla na lamang itinigil ang pagtatayo ng proyekto at ngayon nakatenga ang malalim na hukay. Ito yung hukay dito sa San Esteban Elementary School. Para sana ito sa isang palapag na gusali para sa elementary. Habang yung nasa likura ko yung pang high school naman na two-story building. Pero sa nakikita nyo ay nakatiwangwang pa rin ito hanggang ngayon. Malaking tulong sana ito para sa mga estudyante rito. Lalo pa tuwing mag-high tide ay inaabot yung kanilang mga classroom. Ngayon, umaga pa lang, karaniwan ay umaabot yung high tide dito, magtatanghali na. Dahil nga sa mga delay, ang nagsasuffer yung mga estudyante namin. Pinagkakasya namin sila sa mga maliliit na kwarto. Dahil nga sa dami, ngayon, kailangan naming magtiis-tiis muna hanggat hindi nagagawa itong bagong building. Nung nakausap ko yung contractor last March 15, dapat uumpisa niya nung right after the graduation. Ang nangyari, nag-start sila ng paghukay last April. And then, nung nag-umpisa na nga yung high tide season, tapos nagkaroon ng mga delays sa mga gamit, kaya umabot hanggang June, hindi pa natatapos. Bahagi ang proyekto ng Public-Private Partnership for School Infrastructure Project, Phase 1 ng DepEd. Sa pamamagitan ng programang ito, ay mabibigyan ng dalawang bagong building ang eskwelahan para sana ngayong pasukan itong taon. Ang problema, nasa kalagitnaan ng buwan ng Hunyo, nakatenga pa rin ang proyekto. Naunsyami na nga, malaking peligro pa ang dala ng pagkakatigil ng konstruksyon ng proyektong ito. Pagka malaking malag talaga, umabot hanggang dito yung tubig. Pagka may bagyo, baka umabot hanggang dito. Kapag sinabayan ng bagyo at high tide, baka itong fence na ito, lulubog ito. Ay hindi na makikita dahil nga itong magiging parang parang invisible na siya dahil nga sa tubig. Ang 10 taong gulang na si Rainiel Musni minsan ang nadulas malapit sa hukay habang papasok ng paaralan. Bota po mga sarsel. Makatapi lang beses. Excess lo! Makatapi siya. Makatapi lang beses. O na, gawang. Inulit. Inulit? May basa ka? Oo. Tapos? Pero nilo ko pa po ulit. Paglabas pa lang ng kanilang bahay, bahana umaabot ng hanggang tuhod ang susuungin ni Rainiel. Baha pa rin ang inabutan niya sa paaralan hanggang makapasok ng kanilang silid-aralan. Ako ay tumatawid sa baa para lang ako ay makapag-aral. Pag nakatapos na po ako, tutulungan ko po ang aking mga magulang.